Magandang araw Pilipinas, narito na naman po ang ating update na balita sa araw na ito. Habang inuobliga na sa maraming lugar, malaking multa ang naghihintay para sa mga negosyanteng nananaga sa presyo ng face shield habang talamak ang hawaan ng coronavirus disease or COVID-19. Yan ang paalala ng Department of Trade and Industry, DTI, para sa mga nagbabalak na sumuway sa 26 hanggang 50 suggested retail price or SRP na non-medical grade face shield. Ang penalty doon, this is covered kasi by the Price Act dahil declared ng DOH, Department of Health. The basic commodity siya or essential goods. 2 million ang maximum, 5,000 naman ang minimum, ani Trade Undersecretary Ruth Castelo. There is also imprisonment of 5 to 15 years for the profiteering. Batayan sa itinakdang SRP ng DOH sa pamamagitan ng kanilang Memorandum 2020-0345 na pinitsahan ngaong Lunes, ika-10 ng Agosto. Gayunpaman, pwedeng magbago ng hanggang 10% ang presyo nito sa Visayas at Mindanao para naman mapunan ang gastusin ng distribution. Ibinaba ang kautusan matapos gawing mandatory ng gobyerno ang pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong transportasyon at mga trabaho simula Sabado. Tanging mga non-medical grade face shield na may sumusunod na specifications ang kasalukuyang sakop sa nasabing SRP. They are clear plastic or acetate material, provide good visibility, fog resistant, adjustable band to attach firmly around the head, fit snugly against the forehead, full face coverage, the side and the length of the face, made of robust material that can be easily cleaned and disinfected, disposal or reusable, sabi ng DOH. Sa kabila niyan, pwede namang ibenta ng kahit 500 ang mga medical grade face shield bagay na gumagamit ng acrylic cover at rubber strap. Papayagan din na mas mataas ng bahagya ang presyo ng face shield na yaring Pinoy basta mas matibay ang katawan nito, gagamit ng mas makapal na acetate sheet at 3 piraso sa kada pakete. Una nang sinabi ng US Centers for Disease Control and Prevention na maaaring gamitin alternative sa medical mask ang face shield o gamitin ng sabay kasama ang non-medical approved fabric mask. Magagamit din ito bilang proteksyon din sa mga mata na pwede rin pasukan ng virus. Sa kabila niyan, ipinaaalala ng CDC na hindi ito consistent sa standard practice at hindi mairirekomenda ng husto. At yan po ang ating update sa araw na ito. Ano po ang masasabi niyo sa mga balitang ito? Huwag pong kalilimutang mag-comment niyo sa baba. At kung bago ka lamang po sa aking channel, please paki-like and subscribe na rin po ang channel na ito para po updated kayo sa mga darating pang balita. Maraming salamat po!